And this is really abuse of power already. I am here as a detainee of the house. And that was the order that I read, that was read to me. So I am not going anywhere. I am not going anywhere. Kinawag ko po siya and she's standing as my lawyer now. And I'm not leaving this room. Because this is not correct. People have rights in this country. I have a right. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong pag-break, wala pong attempts na i-breakdown yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services sa kahabaan ng kanya pong pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Magandang umaga po ng Linggo, mga kakanto. Welcome back sa Kanto Tejero Mex Vlog. Muli po ang aking pagbati ng isang magandang araw, magandang gabi. San man dako ng mundo kayo naroroon ngayon, kumusta po kayo? Pag-usapan po natin today ang sunod-sunod na events na dulot ng pagkakakulong ni Yosek Zulaika Lopez. Ang lahat po ng opinion natin ay walang kasiguraduhan na tama at wala rin kasiguraduhan na mali. Dahil po ito ay usapang public opinion lamang. Alam natin na ang makakapagpasya lamang ng tama o mali ay mga opisyales ng bansa sa judiciary o ang mga court judges lamang. Bilang isang pangkaraniwang mamamayan ay karapatan po natin na magpahayag ng ating sariling kuro-kuro. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment ng opinion nyo sa ibaba sa comment section. Sa pagpapatuloy ng ating usapan, ay balikan muna natin ang naging dahilan ng House of Representatives kung bakit na-cite for contempt si Yosek Zulaika Lopez. Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero, Mr. Chair, on the second paragraph ng kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yun. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena duces tecum? Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read it the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? May so I also kung, add? Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position.
Like all position papers filed, ito po yung aming, we feel that these are the issues that we needed to raise. So, okay. Which we address to the Commission on Audit. Okay. So, kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation. Dahil sabi nila, wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, di ba, malinaw naman na yan. Mm-hmm. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere dun sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, at I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11. Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Mr. Chair, before you make the ruling. In second? If I may be allowed. In second to the motion? Second. Duly seconded? Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, you wait for me to acknowledge okay. you. Okay, I'm sorry. For that, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Oops, teka muna. Alamin natin kung ano-ano ang mga grounds para ma-cite for contempt ang mga resource persons sa House of Representatives during hearing in aid of legislation. Para po yan sa kaalaman ng lahat. Kuya Google, pakibasa sa buong Section 11 ng Rules of Procedures Governing Inquiries in Aid of Legislation. Available po yan sa official website ng House of Representatives of the Philippines. Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Section 11. Contempt. The committee may punish any person for contempt by a vote of two-thirds of the members present, there being a quorum. The following shall be grounds for citing any person in contempt: A. Refusal without legal excuse to obey summons. B. Refusal to be sworn or placed under affirmation. C. Refusal to answer any relevant inquiry. D. Refusal to produce any books, papers, documents or records that are relevant to the inquiry and are in the possession of the concerned person. E. Acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. Or F. Undue interference in the conduct of proceedings. Contempt of the committee shall be deemed contempt of the House. The person cited in this section may, upon order of the committee, be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. Salamat Kuya Google. Napakalinaw po yan. Section 11, letter F. Undue interference or hindi makatawirang pagpigil or paghadlang sa ginagawang investigasyon in aid of legislation. Malinaw din po na ang committee ay may power to decide kung saan ikukulong ang na-contempt. Bakit nagkagulo sa House of Representatives? Una, ang patuloy na paglabag ni VP Sara sa House Rules at Security Protocols ng House of Representatives sa kabila ng pakiusap ng Sergeant of Arms. Nalisani na ang House of Representatives dahil lampas naman na siya sa pinayagang oras ng dalaw. Sa tingin ng mga congressmen ay ini-invade na ni VP Sara ang House of Representatives dahil doon na siya nag-uopisina sa office ni Pulong Duterte at inilak pa niya ito. Ang paliwanag ni VP Sara ay pinayagan naman siya ng may-ari ng office.
pero labag pa rin ito sa protocols ng House of Representatives. Bakit ayaw umalis ni VP Sara sa House of Representatives? Ano ang mga kuro-kuro ng mga political analyst? Number 1. Nakakita daw ng opportunity ang kampo ng mga Duterte na magpaawa at hikayatin ang mga supporters nila upang mag-stage ng People Power Rally. Number 2. Diversionary tactics daw para ilihis ang issues ng maling paggastos ng confidential funds sa OBP at DepEd. At number 3, panghuli na lamang ay ang chismis na jowa daw ni VP Sara si Yosek Lopez. Yan po ay binulgar ni Montolpo sa kanyang kolom sa dyaryo. Basahin nyo na lang. Ano naman po ang aking pananaw bilang ordinaryong mamamayan? Naniniwala po ako na ang kinikilos ni VP Sara ay isang malaking drama upang magpawa sa taong bayan at mag-ujok ng people power. Ginagamit ang social media para magkalat ng mga propaganda, twisted information o ang tinatawag na disinformation. Bakit po? Dahil sa kabila ng pakiusap na umalis na siya sa House of Representatives ay patuloy niyang nilalabag ang House Rules and Security Protocols. Gayon din ang mayat-mayang press conference via Zoom sa loob ng detention facility na wala namang pahintulot ng pamunuan ng House of Representatives na sa huli ay nagbunga ng mga panawagan ng mga DDS personalities na mag-rally upang mag-people power. Kung maaalala nyo ay makailang beses na din itong ginawa ng mga ng kampo ng Duterte. At ang pinaka-controversial ay yung pag-live stream nila ng polboron video. Ganon din ang pinatupad na ang ariswaran kay Kibuloy. Nagtangka din silang magtawag ng people power ng masight for contempt sina Badoy at Eric Celes. Ganon din ang ginawa ni Harry Roque na makalabas siya sa kulungan ng House of Representatives. Pero wala pa ding sumusuporta mga taong bayan. Kaya marahil ang iniisip ni Digong na natitirang opsyon na lamang nila para makaupo sa pwesto si Sara ay ang military takeover or kudeta. Pansinin po natin ang matinding misinformation na naganap sa Zoom press con sa loob ng detention cell na tinatampukan ng best actress na si Laika Lopez. Pero kinabukasan ay pinabulanan din naman ng pamunuan ng Sergeant at Arms ng House of Representatives. Alam nila mangyayari ito kaya nagdokumento sila ng kanilang mga galaw at sa pamamagitan ng mga video na magpapatunay na nataliwas sa mga pahayag ng best actress sa dramang pinamagatang. PI ninyong lahat. Oh, no.